So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa magkababayan nating OFW at magkababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sukutin ang malinformations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga fentanyl bloggers, mga kababayan. Yes, dapat silang sasukutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pang naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Mass Sessions, sa katagalan, mga kababayan, ang kalang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat silang sasukutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pero gagawin sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat, mga kababayan, and happy Friday sa ating lahat! Okay, so before na mag-start, mga kababayan, well, syempre, alam na ho nating lahat na kung saan. I-check muna natin dito kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. So sila po itong tinatawag po ng mga keyboard warriors, mga kababayan. At ito sa listahan, ano muna po, si Ma'am Shane Sibal, meron siyang 137 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Ma'am Maria Medesiplon, meron siyang 49 lahat ng mga comments. Eduardo Cartera, meron siyang 41 lahat ng mga comments. Comments, Army Lagaso, 37. At saka si Ma'am Iyeng Gimentisa, meron siyang 34 lahat ng mga comments. Again, sikasamos po sa ating mga keyboard warriors. At syempre, i-acknowledge po natin ating mga channel members na sila si Jose Benjo Inapikes, Gold Digger, Eva Punsalan, Pusong Inami, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fizz Calante, Rasete Roel, and Bia Bibar. Pasalamatan rin po natin, mga kababayan, ang nabigyan sa atin ng super thanks or pang kalamansi ni Sir Ivan. Sa kasamas po kay Ma'am Carclia, nabigyan sa atin ng $10. Thank you so much. Also, pasalamatan rin po natin si Cinnamo Roll AJ, nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. Well, siya nga pala, mga kababayan, si Ma'am Carclia, actually, finiture niya tayo doon po sa kanyang vlog kahapon, mga kababayan. Again, kay Ma'am Carclia, thank you so much. Well, anyways, doon po sa mga vlogger o gusto po na mag-vlogger, well, free naman po tayo na gamitin po ang ating vlog, mga kababayan. No problem yan, Sir Ivan. Okay? At syempre, i-welcome rin po natin ang mga kasama natin, mga membro po ng Seventh Day Adventist Church. Nandiyan po mga kasamahan natin ng mga Baptist, mga kapatid natin ng mga Protestante, at syempre ang mga kapatid po natin ng mga Katoliko. Thank you so much and welcome po sa ating channel. At syempre nandiyan po ating mga early birds. Hi to Ma'am Elsie Adaman, Ralis Carlinga, nandiyan po si John Kuan, Rolando Domingo, Mildred Paras, Evelyn Dentro. Hi to Jubito Garcia, Eme Sarino, Romana Manuel. Hi to Belichu, Rose Guevara, and Nori Tabio. Okay, so mga kababayan ko, isa po sa ating pag-uusapan ngayong araw, actually, si Senator Robin Hon Padilla, kinuyog na lang po, mga kababayan. Bakit sa Ivan? Kasi nga kahapon, meron siyang statement na kung saan pabalik-balik, mga kababayan, ito po yung tungkol po sa kanyang pagtatanggol dito sa kanyang kaibigan at meron siyang utang na loob na si Pastor Abuloy, mga kababayan. Sabi niya, si Pastor Abuloy daw abay kinuyog daw ng Kongreso, ng Senado, pati po ng DOJ, mga kababayan. At sabi pa niya, hindi daw dito nabigyan po na ng fair po na laban si Kibuloy. Pero ano niya po, alam naman po nating lahat kung ano po yung rason po kung bakit pinaimbisigahan si Pastor Kibuloy doon po sa Senado, pati po sa Kongreso, mga kababayan. Alam natin yan. Pero siyempre, siya po yung pagkasating contempt dito ni Kibuloy, kagagawa niya yan, mga kababayan. Kasi nga, hindi siya nag-cooperate dito, hindi siya dito sumagot dito sa mga akusasyon po na ibinigay sa kanya na mga resource person, na mga biktima po na alleged po na ginanon niya, mga kababayan, at saka ginawa niya dito na hindi maganda, hindi siya sumagot kasi nga nagpa-feeling VIP siya, mga kababayan.
Di bakit ang kita rin po natin na ano na pa-victim dito? So siya po ay ano, siya po ito ay pinadagtahan po na ilang mga mababatas natin. Talaga nakalungkot po, no? Kasi nga meron pong mababatas na kilalang kilala po natin at saka nung una mga kabayan, sinuportahan po natin sila. Kaya lang sinuportahan na dito at pinadagtahan dito yung isang pastor na meron pong alits daw na ginawa po doon sa mga biktima, pinuriktahan ng mga kabayan at saka ayaw na ayaw nila na kinukuig daw, ayaw na nila dito na hinuhusgahan po yung Pastor Aboloy. Pero alam ho natin ang kanilang ginagawa kasi nga meron silang utang na loob mga kabayan. At saka siguro kitang-kita rin po natin dito na masasayangan sila na kapag hindi nila dito puprotektahan po si Pastor Aboloy, mawalan sila ng boto in the next election mga kabayan. Kitang-kita ho natin yan. Pero po, merong isang public figure na kung saan ito pong si Senador Robin Hood Padilla mga kabayan, kinuyog po kahapon. Ipapakita natin yan. At syempre, siya nga pala, thank you so much rin po doon sa Facebook page na ano na Bagong Pilipinas mga kabayan. Kasi nga si Sir Ivan, abay nabalandra po yung mukha natin doon mga kabayan. Pero hindi naman po negative. Kasi finiture po ang ating vlog doon po sa Facebook page na Bagong Pilipinas Official mga kabayan. Again, thank you so much. Well, siya nga pala doon po sa mga Facebook page na nakahiya si Sir Ivan eh. Kasi nga, bulol na bulol tayo. Pero na-feature tayo doon sa mga kilala po na mga Facebook page mga kabayan. So anyways, thank you so much po. Okay, so pag-uusapan rin po natin. Kasi nga, di ba kahapon na pag-usapan natin si FPRRD mga kabayan. Di ba sabi ko dito na obserbahan natin po si FPRRD doon po sa nangyari po na rally sa Liwasang Bonifacio na almost yung patapos na po ang kanyang speech mga kabayan, di ba parang nag-stutter siya doon. At saka nakita natin doon na parang tumigas po ang kanyang dila mga kabayan. At saka parang hindi na po dito makapagsalita at saka hinang-hina na po si FPRRD. Di ba sinabi ko kahapon na siguro baka sobrang stress na po dito at saka devastated na po si FPRRD kasi nga nakita niya doon sa rally na hindi niya inexpect na hindi po ganun po gadami ang mga dumalo doon na mga supporters mga kabayan. So ibig sabihin, in short, hindi po ganun kadami ang kanilang nauto mga kabayan. Even though nagpunta na doon si FPRRD, pero nandun po yung mga kilala po na mga artista, mga mababatas, na mga disgruntled po ng mga politicians na nagmura po doon kay minura po doon si PBM, minura po doon si FLISA, hindi pa rin ganun po kadami ang nagpuntahan doon na mga supporters mga kabayan. So siguro po, yun po ang napa-stress po ni FPRRD. Ngayon, sabi po ng mga DBS na mga supporters, fake news peddlers daw si Sir Ivan. Kasi nga, di ba kahapon sinabi ko na mukhang na ospital mga kabayan? Sinabi ko nga po na mukhang na ospital kasi nga siya po'y di ba hinila na papaba mga kabayan at saka inalalayan na po si FPRRD. May nakita kasi ako na isang video na kung saan I think malapit na yata sa kanyang service mga kabayan. So doon po sa service, malapit na nga matumba si FPRRD mga kabayan. Yes, meron po, kumalat kahapon. Ngayon, doon po sa vlogger na nagngalan po na travelers yata yon si Brothers Travelers mga kabayan, nagbasa-basa ako sa mga comment doon. Napag-usapan pala nila ito pong si FPRRD na medyo hindi na maganda ang stable po ng kanyang ano, ang kanyang health mga kabayan. Siguro baka ninghupas na yung fentanyl. Sakto ba mga kabayan? Siguro nasubrahan ba sa fentanyl or baka na mild stroke mga kabayan. Napag-usapan nila doon. Nabasa ko sa baba na si FPRRD dinala pala talaga doon sa ospital mga kabayan. Well, actually, dapat talagang i-check up ho yun kasi nga medyo hindi na maganda po ang kanyang status na kanyang health. So dapat lang talaga nadalhin po siya doon sa ospital mga kabayan. At yan po ay legit, hindi po yan fake news. So ngayon, meron pong babasahin sa inyo. Kasi nga, si TPL, kilala ba natin si TPL mga kabayan? TPL3, sarap po siyang pro-admin na vlogger. Si TPL3, ang kanyang kaibigan po na si Go Philippines, sila po si Kuya JDB Comments, pati po si EJ, nandun kasi sila sa Liwasang Bonifacio kung saan nangyari po yung rally mga kabayan. So doon po si Go Philippines, asak si EJ, from the start, day 1 to day 7, nandun talaga sila sa rally mga kabayan na obserbahan nila ang mga nangyayari. So di ba sila po nagsabi dito na
Hindi po ganun kadami ang dumalo po ng mga realista, ng mga supporters po. At saka nung dumating po yung day 6, at saka yung day 7, hindi talaga ganun kadami po ang mga napuntahan doon ng mga supporters. Bangkos, unti-unti na pong lumiliit, mga kabayan. At yan po ay legit, hindi po yan fake news. So dito po sa post po ni TPL3, aside from me, sabi po ni TPL3, kasi nga ito po tungkol po sa observation natin, yung nangyari po na Jericho March na pakabayan. Di ba sa dito po sa mga ano, sa mga viewers natin, hindi po alam kung ano po yung Jericho March. Yan po ang ginamit nung panahon po ni Apulakay nung nag-rally po yung mga Pinklawa yung mga Dilawan, makaabayan. Pati nga, yun, di ba, nandun po yung mga madre na mga pare, yung mga Katoliko, siyempre sinuportahan kasi yung makaabayan. Siya pati po yung AFP at yung PNP nung time na yon kay Apulakay, sumuporta kasi sila. So ang ginawa po ng mga ano, ng mga madre, ng mga pare, mga nandun po yung mga PNA, makaabayan, mga NPA, nag-Jericho March sila. So ang ginawa po ng taga SMNI, mga KOGC po na members, di ba, after po silang last na rally, nag-Jericho March po sila, makaabayan, di ba, pinakita ko kahapon. So ito rin po ang observation po ni TPL3, sabi dito, ito chika na umiikot ngayon sa mga backrooms or GCs sa social media, kaya pala daw nagtipon-tipon lahat ang mga matataas na opisyales na DDS, gaya nila BP Indesara, Senator Robin Hood Padilla, Senator Bato, Senator Bongo, kasama sina Rocky Panelo, si Glenda Chong, si ano, sa nung last na pre-rally nung Martes ng gabi, ay meron daw planong na magmamarcha sila papunta sa Malacañang para sa kupin ito. Kaso lang eh, nabalilyaso dahil kukunti lang talaga yung mga tao doon sa Liwasang Bonifacio, at kaya doon na lang din sila sa paligid ng Lot Town nagsagawa ng kanilang pag-ikot-ikot Jericho Walk, makabayan. Tapos, bigla pang nautal-utal sa si FPRD sa stage habang nagsasalita, kaya bigla ang pinatigil na lang siya mag-speech at tinulungang bumaba ng stage. So, di ba, aside from me, yan po ang observation po ni TPL3, makabayan. So, medyo magkapareho kami. Kasi nga, very obvious naman talaga. Ang ginawa kasi ng mga Dilawan noon sa panahon po ni Apulakay, ginaya na, makabayan. Ang problema lang po doon po sa rally na latest ng SMNI at saka ng KOGC, hindi kasi sila sinuportahan po ng mga PNP, ng AFP at saka ng Pinklawan at ng Dilawan, pati po ng Simbahang Katoliko, makabayan. Hindi sila sinuportahan. Kaya ang kanang ginawa po na Jericho Walk or Jericho March, failure na failure. Yan po ang legit, makabayan, at hindi po nila yan natanggap. Kaya nga kinuig na si Sir Ivan kahapon. Hey, totoo naman kasi yung sinasabi natin dito, walang fake news po kay Sir Ivan. No holds barred yan. Hey, di ba? So yan nga, nasaktan sila, makabayan, kasi nga failure po ang ginawa nila dito na pagra-rally, walang kwenta talaga. At doon po sa rally niyo, makabayan, nakita natin doon yung mga ukok po ng mga politicians, yung mga ganid po ng mga politicians, at yung mga disgruntled po ng mga politicians. At saka ang nakakalungkot kasi, nakita rin po natin doon si BP Indaysara, makabayan, di ba? Medyo hindi ko talaga magusto niyan eh. Tsaka nung in-interview siya ng mga reporter, hindi naman ng mga blogger at ng reporter po ng SMNI, sabi niya yan po ang nangyari daw na rally doon sa Liwasang Bonifacio ay freedom of speech, makabayan. Freedom of speech? Freedom of speech ba yan? Pinagmumura na si FLE sa makabayan. At sabi pa nga yung gong na yun na si Glenna Glenn Chong, sabi niya sasampalin niya daw si FLE sa pag makita niya, makabayan. Sasampalin daw? Yan ba ang freedom of speech? Di ba? Dapat nga ang ginawa po ni BP Sara, makabayan, dapat gin-neutralize niya yung nangyari po ng mga pagmumura doon sa rally na yun, kasi nga hindi po maganda, lalong-lalo na hindi talaga maganda po ang kanyang imahe, or hindi po gaganda ang kanyang imahe, at hindi po maganda pakinggan yun ng mga bata, kasi nga ang rally, kasi supposed to be po yung rally ay isa po ito sa mga role model na kung saan hopefully na mayroon pong maganda pong outcome sa mga pinagsisigaw nila, kaya lang pangit po yung imahe
imahe kasi nga nagmumura sila mga kaabayan, di ba? Okay, so pag-uusapan rin po natin, ito pong kumalat ngayon at sumabog po na balita mga kaabayan kasi nga meron din yung blind item. Meron kasing dalawang reporter na kung saan naka-experience sila na hindi maganda po na pagtrato doon sa isang opisyalis, mataas yung posisyon mga kaabayan pero hindi pa presidente. Sina Sir Ivan, later na kasi nga ito po yung blind item. Ay siya nga pala sa mga ok na nandito, mga haters mo na Sir Ivan, totoo po ang nangyari nito. Ito po yung base po sa experience ng dalawa po na mga reporter. Yes, you heard it right, dalawa po na mga reporters. Pero ito pong isang reporter mga kaabayan, nagsumbong po sa kanilang network. So itong reporter na ito, nagsumbong po doon sa isang anchor. Ang anchor na ito, nagsumbong rin po doon sa isang anchor po mga kaabayan na konektado po sa isang GC. Alam mo natin yung GC, di ba? Group chat ho yan. Sa group chat na yan, nandun rin po si Sir Ivan. So nagbasa-basa na po ako mga kaabayan. Well, alam nyo na po si Sir Ivan, kapag mga blind items, kapag medyo controversial po ng mga usapin, gumaganong ganyan kagad ang tinga na Sir Ivan. Okay? So i-share ho natin sa inyo. Ang nangyari kasi mga kaabayan, itong dalawa ito na reporter, meron silang pinuntahan po na isang official, na mataas po yung official, hindi pa presidente, na kung saan ang dami pala ng sekrete mga kaabayan. Ang dami po ang sekrete, 50 and above lahat mga kaabayan. Ang dami, daig pa yung presidente. Ngayon, ang problema po ng dalawa na reporters na yon, hindi po yung sekrete, kundi kung the way sila gintreat doon mga kaabayan. Kasi nga, nung pumunta na sila doon, siyempre, normal na ho yan, kasi nga marami pong sekrete, kinausap sila, tinanong po kung sino sila, at saka yung mga kanilang mga gamit mga kaabayan, dapat rehistrado rin po. Ngayon, meron pong nagtanong sa kanila, tinanong po kung saan sila affiliated po na network mga kaabayan, abay, napaka-stricto po. At saka yung nagtanong na yon, well, kilala ho natin kung sino, mamaya. Kasi nga, yung tao na yun, nagtanong, kasi kapag hindi ka daw suportado o hindi ka daw sumuporta sa SMNI o doon po kay Kibuli mga kaabayan, hindi ka makapasok doon mo sa binyo kung saan nandun po ang kanilang supposed to be na kanila pong i-interviewin mga kaabayan. Nagets na ba natin? So ngayon, yung reporter, yung dalawa pong reporter na yun, medyo hindi siguro nasaktan mga kaabayan. So umuwi na lang sila, nagsumbong po sa kanilang network. Okay? So ano po ang nangyari? Dadagdagan natin mga kaabayan, ito po yung base po doon sa GC na aking nabasa. Doon po sa loob mga kaabayan, kasi nga yung dalawang reporter na to, hindi sila pinapasok totally, pero nakita nila kung sino po yung nandun sa loob mga kaabayan. Nandun sa loob, nakita po yung vlogger na manager po ng dancer mga kaabayan. Sila Sir Ivan? Well, I don't know. Basta manager siya ng dancer. Nandun na po yung mga vlogger po na mga nandun sa Liwasang Bonifacio. Nandun na po yung mga, siyempre marami siya mga baka mga kaabayan. Itong politiko na to, ito pong official na to na mataas po yung ranggo, siyempre napalibutan siya ng mga vloggers mga kaabayan. Yung mga vloggers na yon, abayin ang treatment sa kanila, VIP na VIP. Sabi ho doon sa GC, ngayon nasaktan po yung dalawang reporters kasi nga, sila po yung legit po na reporters mga kaabayan. At saka matagal na po sila nag-cover po doon sa mga senador, sa mga congressman, sa mga events po ng mga gobyerno natin. Pero doon po sa isang official po na pataas yung posisyon niya, medyo hindi maganda po ang kanilang experience doon. Kasi nga hindi sila pinapalapit totally doon po sa isang official bago sila po yung pinalayas mga kaabayan. Kasi nga na siguro na natiktikan po at saka siguro naamoy po ng mga secretary doon. Pati po yung isang tao na gunggong na yon, kasi nga hindi nila suportado po yung SMNI, pati po si Kibuli mga kaabayan, pinauwi sila. So ngayon, i-forward na ho natin kasi nagsumbo sila doon sa network nila. Meron pong network ngayon na nagsiwalat niya mga kaabayan, talagang matatawa ka kasi dito po silang sinasabing malalaman na ho natin kung sino po yung officials na yon, mataas po ang ranggo niya at hindi pa ho siya presidente, doon natin malalaman ang clue na ibig sabihin po ni Sir Ivan. Okay, so excited na ba tayo? Take note, unahin ko lang po kayo, ito po mga haters na nandito, totoo po ang aking sinasabi. Okay? At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitawan ito ng mga pasabog, every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel.
Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin at yung mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin ito mga kabayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Uniteam supporters! Emigers, thank you so much sa ating returning viewers, mga supporters na nasan Ibal, mga sukilasing channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At siyempre, welcome rin po natin at mga new subscribers, mga bagong pasagrasing channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, siyempre, welcome rin po natin at mga kababayan po, mga bagong viewers, mga pinklawan at mga dilawan na nandito po sa ating channel at siyempre ang mga ook ng lipunan na lagi pong nakabantay everyday kay Sir Ivan kasi gusto nilang busalan si Sir Ivan mga kabayan. Lagi lang tinatawag po si Sir Ivan na bayaran daw ni Felisa padre po ni Romualdos mga kabayan. Honestly, kahit po taga-late si Sir Ivan, hindi po kilala po ni Romualdez until now. Yan po ay totoo at hindi po nagsisingaling si Sir Ivan. Hindi po bayaran na vlogger si Sir Ivan. Unlike po doon sa mga DDS na marami talang mga bayaran mga kabayan at sila po ay noted po na mga bayaran yung mga DBS na mga vlogger. Hey, di ba? So anyways, before tayo pumunta doon sa mga pasabog po ni Sir Ivan, well, dito muna sa good news. Kasi nga, kahapon mga kabayan, dumating na po sa Czech Republic si PBM. So ngayon, doon po sa Prague, sa Czech Republic, sinalubong siya ng presidente po ng ano ng Czech Republic na si President Peter Pavlen makabayan. So doon po sa ano sa mission po ni PBM doon sa Czech Republic, well diretso kagad makabayan kasi nga after po doon sa Germany, diretso kagad siya sa Czech Republic and after that, wala nang tumpik-tumpik po makabayan, hindi niya sinayang po yung oras, diretso kagad doon sa meeting. So for more details, let's watch this. Dumating na sa Czech Republic si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Philippine delegation ay dumating sa Vaclav Havel International Airport sa Prague pasado alas 5:43 ng hapon. Alas 12:43 naman sa oras sa Pilipinas. Habang nasa Prague, makipagpulong ang Pangulo kay Czech Republic President Peter Pavel at sa tatlo pang constitutional heads. Nakatakdaring lagdaan ng joint communique na layong matiyak ang kaligtasan at maayos na migration ng mga Pilipinong manggagawa sa Czech Republic. Taong 1973 nang itatag ang bilateral relations ng Pilipinas at Czech Republic. Pangharas ng China at modernisasyon ng AFP ang mga napag-usapan sa unang araw ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Czech Republic. At live mula sa Czech Republic, nasa frontline balitang yan si Maricel Halili. Mase, ano-ano pa ang pinag-usapan ng dalawang world leaders? Bok sumentro sa defense at labor cooperation ang mga napag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos at Czech President Peter Pavel kanina. At natalakay din dito ang issue tungkol sa West Philippine Sea. Ginawara ng arrival honor si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdating niya kanina sa Prague Castle dito sa Czech Republic. Mismong si Czech President Petr Pavel ang sumalubong kay PBBM bago sila dumiretso sa isang tete-tete o private meeting. Sa joint press conference ng dalawang leader, binanggit ni Pangulong Marcos ang nararanasan nating pangharas ng China sa West Philippine Sea. While it is unfortunate that there are still persistent incidents of aggression and harassment in the South China Sea, we continue to engage all our neighbors and stakeholders through diplomacy and dialogue. I thank President Pavel for the Czech Republic's support as a like-minded partner in upholding peace, stability, and the rules-based international order. Ibinida ng Pangulo ang posibleng defense cooperation ng Pilipinas at Czech Republic. As we pointed out and continue to discuss, the Armed Forces of the Philippines is undergoing a modernization program. And under that modernization program, there will be a great deal of procurement that needs to be done
to modernize our forces and to modernize our capabilities. Sabi naman ni Pavel, maraming pwedeng itulong ang Czech Republic sa Pilipinas. We have a lot to offer in this era, both when it comes to aviation or aircraft and land equipment. And it will be the topic of future discussions, specifically what will be provided. But we also see possible cooperation in cyber security and in the use and development of high-tech or modern technologies. Bukod sa defense cooperation, sinaksihan din ng dalawang leader ang paglagda sa joint communique na magtatatag ng mekanismong magbibigay proteksyon sa mga manggagawang Pinoy. I took note of the Czech Republic's announcement that you have increased the quota for Filipino workers from 5,500 to almost double that from January 2024 to 10,300 per year starting in May of 2024. Buwak matapos nga ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Prague Castle kanina, ay nagkaroon din siya ng pulong sa ilang mga opisyal ng Czech Republic, kabilang na nga dito ang kanilang Senate President at si Prime Minister Petr Fiala. Bukas naman nakatakdang makipag-usap si Pangulong Marcos sa ilang mga businessmen at business leaders dito sa Czech Republic para mahikayat sila na mamuhunan sa Pilipinas. Buwak! Abi mga kaabayan, mali pala yung sinabi ko noong una. Sabi ko, President po ng Czech Republic, si Peter Pavlin. Peter Pavel pala yun. Sorry. Tao lang po. Peter Pavel pala yun. So anyways, ipinakita ko yung balita na yan para po malaman po ng mga haters natin dito kung gaano po yung kaimportante ang state visit po ni BBM sa ibang lugar. Tingnan nyo ang meeting po ni BBM tungkol dito po sa ginagawa po na harassment dito po sa mga sa China nga pala, doon po sa WP is makabayan, yung ginawa pong pangubuli po na taga China, at least nabanggit niya doon makabayan. At nakita lang po doon ng presidente po ng Czech Republic na maganda talaga yung stand po ni BBM dito po sa kanyang pagtatanggol po sa ginagawa pong kabulusugan ng taga China dyan po sa WP is makabayan. Yan ang ating presidente kasi nga siya po hindi weak president makabayan. So yan po ang nabaganda na dapat marami itong kaibigan po ng mga officialist doon sa ibang lugar kasi para meron tayong makukunan po na mga tulong makabayan. Normal lang talaga yan. Di ba? Magtulungan po yung ibang country, lalo na maganda po ang relasyon po ng country na yon sa Pilipinas makabayan. At saka ang Czech Republic nga pala, tutulong rin po dito sa pabigay po ng mga equipments para po para po ma-upgrade po yung mga kagamitan natin dyan sa AFP, sa PNP, sa modernization program po ng ating AFP makabayan. So yan po ang napaka-importante po na mission ni BBM doon sa Czech Republic. Para po yan maintindihan po ng mga haters na nandito makabayan. Okay? So ngayon, nabala rin po natin na sumagot na po si BBM doon po sa patutsada po ni FPRD na yung mga lakad daw ni BBM puro lang pasyal-pasyal makabayan. At yan po ay sinagot po ni BBM, binuwiltahan niya si Digong makabayan. So pati rin po yung mga kongresista, mga mabatas natin, pumalag rin po doon sa patutsada ni FPRD, pati rin po doon sa mga ibang mga, siyempre alipores po ni Digong makabayan, yung mga supporters niya, na yung mga ginagamit ngayon na term, doon po sa mga lakad ni BBM, pasyal-pasyal daw. So ngayon, sumagot po dito si Congressman Representative Erwin Tolfo, pati po si Janet Garin makabayan. Sa former details, let's watch this. Kahit ang mga kongresista umalag sa kritisismong pasyal-pasyal lang umano ang ginagawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mga biyahe abroad. Yan ang ulat ni Melales Moras. Hingi lang po ng reaction sana doon sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na parang sabi niya naglalakwatsa lang daw si Presidente abroad. Well, kung titignan ho natin, iba-iba ho yung strategy ng bawat administrasyon. Papansin ho natin, GMA, sinasabi din na maraming mga biyahe. Si Erap, well, dahil short-lived lang yung kanyang term. Si Pangulong Duterte, hindi masyado, ilang bansa lang. Well, knowing naman kasi kaya hindi siya makabiyahe dahil maraming not welcome siya sa Europe, di ba? We all know that, di ba?
and even sa United States. So limited yung travel ng Pangulong Duterte sa Asia, China, Japan, at yung mga kaibigan, Russia. Kaya limited ang biyahe ng Pangulo. Actually, kung titingnan ho natin, we in the media know, we know about it. Ano po abang ginagawa ng Pangulo? I mean, Pangulo goes out of the country to get investments, to secure investments. Siguro, yung mga kasamahan ho ninyo na kasama ng Malacanang sa mga travel, you can ask them, ano ba ginagawa ng Pangulo doon? Fidel B. Ramos, same thing, ganun din. Si Cory, hindi masyado, not much. You have Fidel B. Ramos, na biyahe din. And then after that, yun nga si Erap, and then GMA, biyahe. And then si Pinoy, may mga biyahe din. Si Pangulong Duterte, wala masyadong biyahe. So, bawat administration, kanya-kanyang strategy. And the purpose of their trips are to, of course, to harbor investments, makakuha ng mga investments. Ang problem nga lang, napupulaan yung gobyerno, nasaan na yung investment? Ang problem ho yung investments ho natin, nakakabit po kasi yun sa economic provisions po ng constitution natin. Paano ka ho mag-invest kung ako? Kahit ikaw siguro, sir, pag pumunta ka doon sa isang lugar, sasabihin ng mayroong resolusyon ng konseho. Abante, kung gusto mo mag-invest dito, meron kami mga kababayan dito, makisosyo ka na lang, pero 60% yung sa amin, 40 ka lang. Pera mo, papayag ka ba na 40% ka lang? 60% nung wala namang laway lang yung ginamit ng kabila. So basically, why would they invest in our country kung hindi naman 100% na ownership sila? So that is the reason why meron tayong tinatawag na economic reforms. Na I believe dinidinig din sa Senado or what's going on in there. So, going back to your question na bakit maraming biyahe, kanya-kanya hong diskarte. Hindi lang naman ho si Pangulong Marcos ang may ganung klaseng biyahe po. May mga previous administrations po before him na marami din pong biyahe. Yun lang po. Pasyal nga ba? Globalization is actually the key in every leader who would like to manage his country. Hindi kasi pwedeng isang isla tayo at yung Pilipinas ay nakakahon na hindi pwedeng makipag-usap sa ibang mga bansa. Alam nyo rin po yun, iba yung pagkikipag-usap na virtual lang or telepono lang kesa na face-to-face. Kaakibat kasi nung biyahe ay ang pag-uusap ng harap-harapan kung saan nagkakaroon ng official discussions. Kung ikaw ay isang negosyante at pumasok ka sa isang bansa, syempre pwede kang sabihin na natin, pwede kang mabudol kasi ba hindi mo alam kung official ba o tama ba yung kausap mo. So the opportunity of government officials going to one country, discussing it with bilateral government institutions, dun mo makikita na nabibigyan ng guide yung mga gustong pumasok sa Pilipinas at yung mga Pilipino naman naghahanap ng possible collaboration with other countries. Alam nyo, madali kasing magbintang at mahirap na palaging sumasagot yung nakasabak sa trabaho. Let's put the situation na dalawang parte. Itong isa, syempre, walang ginagawa. Itong isa naman, napaka-busy kasi incumbent ka, ikot ng ikot ka, meeting right and left, lahat ng problema, sasagutin mo. So, on one side, you will have all the time to criticize the current administration. On the other side naman, itong mga administrasyon, kesa na gugulin mo or ubusin mo yung panahon mo para sagutin ito, mas gugustuhin mo magtrabaho na magtrabaho. So the way things are going, hindi ba mas maganda para sa ating mga Pilipino na yung ating mga leaders ay suportahan ang bawat isa? Because when we hate government, when we keep on criticizing government without putting forward the proper solutions, ang babagsak niyan hindi yung presidente, kundi ang taong bayan. And I have high respect for our former president. Minsan kasi hindi ko rin alam, baka joke niya lang yon. Pero mahirap rin kasi yung ganung joke kapag official naman yung tinatamaan. Now,
kung hindi lumalabas ang ating mga opisyal at kung hindi makikipag-usap ang presidente sa iba't ibang mga bansa, especially when you go there and you don't only talk to the president but you endorse tasks to other officials and to other stakeholders. Pagbalik kasi noon, dun pumapasok yung lahat ng staff work. So if you don't initiate that relationship, anong mangyayari sa Pilipinas? Napakaliit natin ikumpara sa ibang bansa. Napakaparami pa nating islands. So mas mahirap yung cost on managing the economy of a multiple island country. Kaya kailangan natin yung mga kasangga. And when you get allies, when you talk to allies, yan ay solusyon para sa mga problema. Ang globalization ngayon is not a desire. It's already a need. If you don't layas and talk to other countries, if you don't partner and foster relationship with other countries, mas lalo kang maiiwan. At bilang presidente, kung payagang mong maiwan ang Pilipinas, eh nako, talaga namang magagalit si Juan at si Maria de la Cruz sa'yo. So I believe maybe it was a joke out of the former president's mouth, or if he was serious, maybe it's a political statement. And I think politics should be left behind for the moment kasi mas marami tayong problema at mas marami tayong challenges post-pandemic. Masaya ang liderato ng Kamara sa usad ng Resolution of Both Houses No. 7 sa kanilang hanay. Nitong Miyerkules, naipasa na ito sa ikalawang pagbasa, habang sa susunod na linggo naman bago ang Holy Week break, inaasahang maaaprubahan na rin ito sa ikatlo at huling pagbasa. Ayon kay House Deputy Majority Leader Janet Garin, sana itutukan na rin ng Senado ang counterpart measure nitong RBH 6 dahil para rin naman ito sa ikauunlad ng ating ekonomiya. Kitang-kita naman natin na talagang wala siyang politika. And if there is mistrust in the people, yan ay nangyayari dahil nga maraming mga nagsususol. Exhaustive naman at yung iba nga talagang kung hanggang sawa ang pagtatanong at nasagot naman lahat ng katanungan. Bagamat nalalapit na ang Holy Week break ng Kongreso, tinitiyak ng Kamara na marami-rami pa silang ipapasang panukalang batas para sa kapakanan ng ating mga kababayan. So ngayon, at least alam na ho natin ha, nating lahat na kung gaano po ka importante yung mga pasyal-pasyal ni PBM sa ibang lugar magkahabayan, napaka-importante talaga yan. Kasi nga kapag hindi po pumunta po sa PBM sa ibang lugar, wala pong investment na makukuha po ang ating bansa magkahabayan, ang gobyerno po natin dyan sa bansa. So kaya nga, kailangan po ni PBM talagang lumipad doon at saka makipagkaibigan po sa mga leader doon sa ibang country magkahabayan. At saka fortunately, tayo po yung napaka-swerte ho natin. Kasi nga, Marcos po ang ating Pangulo ngayon magkabayan. Ang mga Marcos, friends to all talaga sila. Kahit po dun, diba? Kahit po ang andito ang China, kaibigan ho yan ni PBM. Kaya lang, siyempre, yung China, may pagka-uhog yung makabayan, at saka, may pagka-tridor rin po mga kabayan, pero kay PBM, walang problema, kaibigan niya. Pero siyempre, hindi po makakitindihan dito yung ating presidente, si PBM, pati po yung taga China, si siya yung pangalan yung makabayan. sorry. Saka, hindi na makakaintindihan, kasi nga sa nangyari, dyan po sa WPS makabayan. So ngayon, alam niyo po, 'di ba, nalaman na natin dito yung rason kung bakit 'di ba nag-iingay lagi yung mga DBS na mga vlogger, yung mga supporter po ng mga Duterte, na kung saan bakit daw si FPRD hindi po ganoon kadami ang kanya mga foreign trips makabayan. Sinagot na ho 'yan ni Congressman Erwin Tolfo na kung saan si FPRD hindi kasi ganoon po kadami ang mga sumuporta sa kanya at marami pong ayaw sa kanya na mga leader po ng ibang country makabayan. 'Di ba? Sinabi na ho yan ni Erwin Tolfo. At saka nabalita talaga yan noon makabayan. Kaya nga ang ginagawa dito ni BBM na opposite po. So nangyari po sa previous po na administration, sa Duterte administrations, kinurik ngayon ni BBM. Kinakaibigan niya lahat po ng mga leader makabayan. At yan po ay napaka-advantage. Bakit? Di ba napapansin natin, last year po na report ng finance department sa ating agency, pati po yung PC, hindi PC ba yung balita noon or ang Dole, I'm not sure, kalimutan ko lang eh. Di ba, binayaran na po ng utang po ng Pilipinas worth na 1.6 trillion pesos makabayan. Di ba, nabayaran na po, nakita ba natin sa balita? So, siyempre, alam naman
natin na malaki talaga yung utang po ng Pilipinas kasi nga asal pa po doon sa pandemic times sa panahon po ni ano ni FPRD makabayan hindi kasi ganun kadami ang pumasok po na mga investment yung direct investment makabayan. At yan po kasi ay hindi po matanggap na ibang mga DBS vlogger. Totoo naman talaga at yan po ay well documented, noted ho yan at nandiyan ho yan sa mga balita na hindi po ganun kalaki ang pumapasok po ng mga investment sa Pilipinas during po kay FRD. Bakit? Kasi hindi po ganun kadami ang kanyang kaibigan po sa ibang country makabayan. At yan po ngayon kinurek po ni PBBM. So palakpakan na naman natin si PBBM makabayan. Diba? Good job po sa ating ano, sa good job po ni PBBM. Maganda po yung ipinapakita dito na pamamahala po sa ating gobyerno at maganda po ang outcome, ang epekto po ng kanyang mga ginagawa makabayan. Kitang-kita na po ang kanyang pagsisikap para po sa ating pong mamayang Pilipino, para po sa ating bansang Pilipinas. Okay. So ngayon, before na mag-jump po, doon na tayo sa kamartisan. Iba ka ano eh. Ay, siya nga pala. May isusumbong ako sa inyo kasi nga meron na pong nabuko dito makabayan. Yes, word po na nabuko kasi meron pong isang official, mataas na official na siya pala dito ang nagbabalak po na demolition job dito kay PBBM makabayan. Nabuko po. Pero siyempre, meron mo ng code name na inilagay po. Ipapakita ko na po. Yan po ang code name ng babae na siya ngayon yung puting aha siguro ni Maharlika makabayan. At siya rin po dito yung uok sa lipunan, uok ng ano, dyan sa gobyerno. Pero nabuko na ho yan makabayan. Mag-usapan natin yan mamaya. At siyempre, isa naman natin, si Rose Sibiliana, Marquez Hernandez, nandiyan po si Sita Sayugbog, Sonia Darnayla, Hi to Biyahe ni EGTV from South Korea, nandiyan po si Rostico Orquiola, Joyful Pinay, Orlando Agne, Joy Tebes, nandiyan po si Chet Kines, Hi to Zoe Nesperos, nandiyan po, hi daw sa mga workers ni Ma'am Ruth Ariula, mga workers ng The Shores Post Acute ng San Diego, California. Siya po yung mga kasamahan po ni Ma'am Ruth makabayan. Hello po, welcome po sa ating channel. And hi to Ma'am Jeline Quiason. Shout out natin si Rodolfo Rabor from Tanza, Cavite. Shout out daw kay Jim Rafael dyan sa Cute Pardo, Cebu. Hi to Carmen Villaflor from Toronto, Canada. Nandiyan po si Niel Tabafonda from Busan, South Korea. Mary Jane Tan, Remigio Baliaco from Dubai. Moneth Moromio. And hi to Evelyn Garcia. Siyempre, shout out po natin si Angel Masbad. Itong si Angel Masbad ng makabayan, haters ho yan, Sir Ivan. Pero lately lang, napansin ko si Angel Masbad, mukhang tumino yata. Nagising na ba? Kasi nga, siyempre doon siya naka-side sa ibang kampo makabayan sa mga DBS. Pero siguro si Ma'am Angel nagising na ngayon kasi ramdam na niya ang ginagawa po na kabulusgan ng ibang kubol makabayan. Okay? Ma'am Angel, welcome po sa ating channel. Okay? Mga kaabayan ko, para maintindihan natin yung issue na yan, diba sinabi ko sa intro na meron pong isang official, mataas yung rango niya, posisyon, pero hindi pa presidente. Medyo nag-asta kasi ngayon na feeling VIP mga kaabayan. Mukhang mas mataas pa tingnan sa isang presidente mga kaabayan. Diba? Pero ngayon maintindihan nyo kasi nga i-explain ho dito ni Attorney Claire mga kaabayan. Pwede po ang kanyang host dito na si Rod yata name niyan. Kasi nga ang kanilang mismo kanila pong reporter isa sa nagpunta doon sa event na yon na kung saan hindi bumaganda ang treatment sa kanya makabayan asal pa ho sa isang reporter. Itong reporter po ng network po nila ni Ma'am Claire nagsumbong sa kanila makabayan. So ito na po yung ano yung balita niyan. So for more details, let's watch this. Security. Eh bakit? Sobrang dami. Sobrang dami talaga. Oo. Okay, doon tayo mag-start, partner. Oo. Mga kayubi, sino sa tingin nyo ang isang opisyal na napakarami? Yung bodyguard. Bantay. Oo. Bodyguard. Bodyguard ba tawag to? Oo. At, at ayon pa... At ayon sa... Kay Miss Angela. Yan kasi, nandiyan si Angela. Pumunta ka pa rin. Pagsisisihan talaga ito ni Ma'am Angela. Sabi ni Ma'am Angela, nako, pumunta pa talaga. Buti hindi siya nagtanggal ng face mask. Oo. Gusto nga sana kanina ni Ma'am Angela, magsusuot pa ng shade.
Magsusubalik. Bawal sa Senado yan. Bawal ba yan? No. Bukod sa napakarami partner. Na nag-guard siya. Nag-guard, bantay na bantay. Bantay. Mm-hmm. Mga mahigit. Mga Howie boy siguro. Oo, oh, mahigit 50 daw partner. Ganun, mga... Ganun, nag- talaga? Oo. Oh, oh. Mm. Ang dami pang mga alipores. Oh, maliban sa bantay, meron pa siyang sumusunod-sunod sa kanya iba. Sumusunod-sunod. Oh. May vlogger, may social media, ewan ko ano-ano. Oh. At pagkatapos, partner, yung mga reporter daw, pag nandoon. As in, ito ka rin. Reporter to ha? Ano to? Mainstream? Oo. Okay? Mainstream. Mm. Oh, kasi siyempre, kinukover nila sa lahat ng mga opisyo matata. Lalo na pag ito ay pumunta sa isang engagement. Oo. So magsasalita yun? Oo, siyempre. Balita yun eh. Oo, kukunan ngayon siya. Oo, kukunan ngayon siya. Ni hindi sila... makalapit partner, ni lalo na yung mga nasara, ni hindi makareport. Kasi bukod, una, pagpasok partner, ha, hindi naman kinukumpiska, pero lahat ng mga dala nilang mga gadget, partner, ano yun, nire-rehistro. Ire-rehistro, okay. Yung tapos maglalagay ng ano, partner. Code. Ng code. Code. Okay. Oo. Pati sila. Si... yung mga reporter, yung mga nagko-cover doon. Okay. Maglalagay so in other words, walang code. Pwedeng pumasok na iba kung wala yung code na yun. Wala. Oh. Wala. Ngayon, pag nandun na sila sa loob, may designated area lang na kung saan sila pupwede magstay. Mm. Mm. At ang ano pa doon, partner, hindi ka pupwedeng umalis doon. Kasi pag umalis ka, hindi ka na pupwedeng bumalik. Paano kung gusto mo magwiwi? Siguro may CR naman doon. Hindi. Kaya nga, kung gusto mo magwiwi, obligado ka magdala ng katitira. Ano lang? Magkatitira ka. Ganun talaga? Yung iba ayaw na. Kasi hindi na siya kinocover ng iba. Oh, nakakatitira sa mga. Grabe namang opisyal. Hindi, pero partner. Oh. Ang tindi. Oo, hindi. Pag nandun ka na daw, okay, sa loob ng event, okay, at nandun, bisita yung isang mataas na opisyal, huwag kang umalis kasi hindi ka papayagang umalis doon. Mm. Kasi pag umalis ka, hindi ka na pwedeng bumalik. Mm. Ngayon, ang reklamo, paano pag yung designated area nila, walang signal. Hindi siya madidinig. Hindi sila makakapag-report. Oo, hindi sila makakapag-report. Paano pag may sinabi siyang malaki at kailangan i-flash? Na hindi makakapagbalita yung ano to. Kasi napakahigpit. Ganun daw kahigpit, partner. Minsan nga, may dinaluhan itong isang event. Okay? Nandun siya, bisita siya. Ha? Alam mo, yung ibang mga guest, partner, nandun sa likod. Ang nandun sa harap po, yung entourage niya. Ganon kadami. Talaga? Ho, bukod pa sa kanyang security partner. Ha? Yung guards, yung iba pa yung nagbabantay. Mga 50 na kataon na nagbabantay sa kanya. Partner? Talaga? Oo. Kaya sabi ko. Kay Angela ba galing yan? parang kamisado mo. kasi kanina talagang pinapakinggan ko lahat, partner. Kay Angela. Yung kay Angela. Lahat yung mga, sabi ko, talaga? Oo. Patay tayo dyan. Sabi ni Mama Angela, nagdala nung ako ng pagkakas sa'yo. Pinahamak niyo pa ako. Nagbidbid pa ako na napakalayo. Yun lang pala mapapala ko sa inyong dalawa. Hindi, partner. Hindi, oo. Sobrang galing mo ng pakikinig kasi parang kapisado mo. Galing. Oo. Ganun naman mga media partner. Dapat yung detalye natin kompleto, detalyado. Tanong ko, partner. Nung hindi pa siya nasa posisyon ganyan, kasi baka madulas ako, partner. Nung wala pa siya sa ganyang posisyon at nas mababa pa yung kanyang posisyon hinawakan, ganyan ba siya? Ganyan na daw ba siya? Hindi ko alam. Kung dati ba, ganun na. Pero ngayon, parang mukhang overkill ata, partner, yung dala-dala niya ang mga security sa sobrang dami at paghihigpit, di ba, sa mga media na nagko-cover. Feel ko lang, partner. Oo. Ito naman na feel ko lang, ha? Ayon sa nasagap mo, sabi ni na report. Nabasa, makakawi pa ba ako ng buhay rito?
Di naman pa. Ay, naku. Ito sa akin, partner. Oo. Imaginin mo, kung yung mga media ay nasa isang lugar lang, at kayo pwedeng umalis dyan, hindi talaga siya, hindi magkakaroon ng ambush interview. Or, like a press con set up partner. Kasi yun yung partner, usually, leader ka, pinuno ka, may sinabi ka. Oo. Importante yun eh. Mm-mm. So, pagkasabi mo na yun, dapat, merong follow up. Diba? Halimbawa, congressman, diba? Congressman, Rod. Oo. Ito po sinabi nyo kanina sa speech nyo. Oo. Ano po ibig sabihin nyo nito? Dapat may sundot yun eh. Uh-oh. Hindi pwede ko ano na yung sinabi mo. Oo. So baka naman yun yung pine-prevent niya. Matanong talaga siya. Oo. Kaya kumbaga may Howie voice. Uh-oh. Ay, hindi nyo pwede akong tanungin. Oo. Baka ganun. Tapos partner, Uh-oh. Alam mo, ito pa. Hindi naman to. Ayun ba to kay Mama Angela? mukhang sa ibang reporter mo na yan. Narinig ko naman ito sa ibang reporter. Pag nakita daw sila na ginagamit ng cellphone while nagsasabi. May pupunta daw lalapit. Taga nung network ka. Ay, grabe! Pag nagsasalita. Ano eh, taga nung network ka. Ganun daw. Ang bihira. Oo, sa, Nag-game. Naglaro ako na. Anong laro yan? Diyos ko. Ay, akala nila kung ano-ano. Eh, talaga? Kung nagsusulat pala yun, kung ano yung mga sinasabi. Normal yun sa, di ba? Oo, kasi misisa na isulat, normally, pag itatype na nila yun, ito-encode na yun, tapos ipapasok na yun sa ibang, it's either sa dyaryo or sa ano. So, teka lang, partner, ba't naman sila nagtsatsagang i-cover pa siya? Eh, di ba? Kaya nga. Hindi, parang ito lang yata yung ano. Mm-mm. Hindi natin tuloy ito alam. Na ano lang partner ha. Kung takot ba siya sa media at talagang hinaharang niya. Oo. 'Di ba? So, siguro well, pag kami nakalusot na media at na-ambush interview siya, pagagalitan niya yung tao niya. Feel ko lang. Well, ewan ko kung nag-ML daw sabi ni Engineer Magjo. Nag-ML, oo nga. Baka nag-ML lang. Oo. Kahel, Sarah, clue naman dyan. Nako, Ma'am Angela. Bigla yung pinasa kay Ma'am Angela. May clue ho ba kayo? Hindi, sa akin ng partner ganito. Wala ka pa sa pinakamataas na posisyon. Diba? Nandyan ka pa lang, ganyan na yung mga panuntunan mo sa buhay. Oo. Paano na kung ikaw pa yung nasa mataas, pinakamataas na posisyon? Oo. Diba? Matatawag ka bang makamasa? Sa dami mo na mga security partner. Eh, wala talaga makakalapit sa'yo. Kaya tuloy, yung iba daw, ibang mga media, ayaw na mag-cover. Dapat huwag nalang sila i-cover. Huwag nalang siya i-cover. Alam mo kasi partner, pag politiko, masilig nga nila, maraming media, alam mo yan, di ba? Eh, feel ko nga, baka nga takot sumagot. Oo. Yun yung sa akin, takot sumagot. Kaya, iwas media. Hindi ko lang din alam, baka siguro hindi din alam ng official na yon. Imposible! Kung yung nangyayari, di ba? Partner, di alam ng official? Ay, pag nalaman niyang ganyang kaabusado yung kanyang mga taon na hindi niya alam, baka masapak yun. Oo. Imposible hindi niya alam yun, partner. Ewan ko lang, partner. Kasi, utos niya yun. Kasi iba naman sa nakikita natin. Sabi ni Car Observe, madulas ka. Ako. Maingat. Maingat na. Wag ko kayo mga maingat. Kasi ito, narinig lang din namin. From a reliable source. Na present. Present na sa sitwasyon. Na nagko-cover dito sa opisina. Mm. Okay. Nasakop ng kanyang beat. Clue. Okay. Hindi pa siya presidente. Clue. Yan, maliwanag. Ma'am Angela. Hindi pa siya presidente. Oo. Mm. Basta official. Na maraming? Sino ba ang mga official na maraming security? Na maraming security?
Okay, so sasabihin ko na ba? Hey, sabihin na ba, Sir Aywan? Di ba klaro yung clue, mga kahabayan? Siguro sa mga ano, sa mga nakarinig nito, klarong-klaro na po yung clue, di ba? Pero alam nyo, how many hours from na, mga kahabayan? Marami pong ano, sigurado ko na marami po rin ito na mag-cover po yung tungkol na issue na yan kasi yan po ay totoong nangyari, mga kahabayan. So, advice po na Sir Aywan, dapat ngayon pa lang, no, or as early as today, sa mga nangyari po, sa mga previous po na mga issue, mga kahabayan, dapat iisipin natin kung sino po yung ating iboto po sa next na election, sa midterm election sa 2025, mga kahabayan, at saka sa year 2028. Dapat pipiliin na po natin yung mga matitino, mga kahabayan. Yun talagang mga trustworthy na mga officials, okay? So, pag-usapan rin po natin. Kasi meron pong nag-forward sa ating, mga kahabayan, na isang picture na kung saan doon po sa isang sigurado, ako sigurado, mga kahabayan, ito po'y eskwelahan. Ito po'y siguro sa akin tingin lang, ito po'y high school po na eskwelahan, mga kahabayan. Ang napakapangit dito kasi, mga kahabayan, bakit nilagay dyan na tarpaulin ay justice for Pastor Kibuloy, mga kahabayan. Diba? Napakapangit, eskwelahan, nilagyan mo ng ganyan. At saka, doon po kay BP Sara, sana no, hindi yan dapat kinukonsente na mga ganyan, makaabayan. Ano bang kinalaman ng eskwelahan doon po sa issue po ni Kibuloy, makaabayan? So, doon po, ito po yung post po galing kay Mac Pablo na YouTube channel. Asal itong, ano, itong post ito, funeral na po sa kanya, makaabayan. So, ito po yung klaro talaga na, diba kung titingnan natin, yan po yung stage po sa eskwelahan, diba sa po siguro sa elementary or high school, pero para sa akin parang high school yung, makaabayan. So yung area na yan, meron pong basketballan asa doon sa likod, deep end. So kaya nga sure na sure tayo na yan po eskwelahan, makaabayan, kasi nga sa likod meron pong deep end. So dito po kano mananawagan po tayo dito kay BP Sara na sana wag pong ano, wag ganyan, kasi nga dapat sitahin po natin ang mga ganyan, kasi nga hindi dapat natin konsentrahin po yung issue po ni Kibuloy, kasi nga ang nakaalam dito at saka para nga malaman natin ang totoo, dapat talagang sumagot po dito si Kibuloy sa kanyang mga akusasyon, makaabayan, sa mga inakusa nga pala sa kanya. Diba? Dapat po yan sagutin. Hindi dapat justice for Pastor Kibuloy. Anong justice and justice na yan? Nga, binigyan nga dito ng fair na laban si Kibuloy. Pinapasagot nga siya, makaabayan, diba? Ilang beses siya dito binigyan po ng chance, pero ito si Kibuloy, napa-feeling VIP, ngayon, pa-feeling victim na, makaabayan, siya pa dito yung parang dihado pa. Siya pa yung dihado ito. Isamantala, ang kanyang issue, ang kanyang kaso, nandun rin po sa US. So, ibig sabihin, hindi yan kamartisan. Ano nangyari po dyan sa Pilipinas na meron siyang ginalaw, honestly, meron siyang ginalaw po na kababaihan na yun po ano, inakosa sa kanya, makaabayan. At so, hindi rin po pangumulisa dito ang mga issue sa kanya, bagos meron pong human trafficking po na nangyari, makaabayan. Diba? So, kay BP Sara, sana wag mong ano, konsistente mga ganyan. Dapat tanggalin po yung mga tarpaulin na nilagay dyan sa mga eskwelahan na yan na ganyan. Baka siguro hindi la po dyan sa eskwela niya, makaabayan, baka meron pang iba. Diba? Again, panawagan po kay BP Sara, sana i-correct ko natin to. Okay? So anyways, for time, makaabayan, ipapakita ko sa inyo yung ano, yung blank po ni Mike Abe, kasi nga si Mike Abe sinagot na dito yung mga granted na mga noon, mga granted po ng mga politicians, yung mga merong personal interest po na mga or mga merong political interest po na mga ano, mga kalyado po ng ano, ng kabilang kubol, mga supporter po nila ni Kibuloy, sa supporter po sa mga Duterte, na kung saan sabi nila na hindi na dito nabigyan po na ano, ng fair na laban ito pong si Kibuloy. Sila po'y sinagot ngayon ni Mike Abe, makaabayan. So for more details, let's watch this. Philippine Congress, ibig sabihin mataas at mababang kapulungan, ang Senado at Kongreso, hindi na dapat sisihin pa sa kung bakit at kung ano ang mga nangyayari ngayon tungkol sa SMNI at tungkol kay Apollo Kibuloy. Dahil lahat po ng pagkakataon ay ibinigay na ng Kongreso. Sobra-sobra na ang pagkakataon. Ginawa ng VIP ng Senado at Kongreso itong si Kibuloy na hindi naman dapat ginagawa dahil yan ay pangkaraniwan ding tao. Okay? Dahil sa in aid of legislation ng Kongreso at Senado, pantay-pantay dyan
ang pagpapatawag, pag-iimbestiga, pag-iimbita ng mga resource person, lalo na sa in-aidop legislation sa Senado ng Committee on Women, Children's and Family Relations dahil merong complainant na di umano'y biktima ng rape at pang-aabuso ng kanyang mga dating membro. Pero inimbitahan ng 2 beses, sinukwena, hindi rin sumunod. Okay? Nag-declare ng contempt at warrant of arrest, hinarang pa ng mga kapwa senador si Senador Ontiveros. Pinagbigyan pa rin ni Ontiveros. Ngayon, nagkasundo na ang mga senador at nagdesisyon ang Senate President na bigyan pa ng panibagong chance na magpaliwanag kung bakit siya hindi dapat ma-contempt. Iyan nga po yung show cause order. Matindi po ang ibinigay na pagkakataon. Mahaba ng oras ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Doon naman po sa Kongreso, ganun din. Marami ng pagkakataon na siya inimbitahan, hindi niya pinapansin. Sinupena, binaliwala rin. Nagpadala ng mga kinatawan ng mga abogado at opisyal ng SMNI, nagkabuhol-buhol ang kanilang mga statement. Hindi maipaliwanag ang kumpletong mga dokumento, sino may-ari ng SMNI at kung bakit may mga fake news, yan po yung mga iso na labag sa franchise law, Republic Act 11422 ng Suarezo Media Corporation na pag-aari. Iisa naman yan at SMNI. Yun po yun . Dahil iba ang dokumento na nasa record ng Security and Exchange Commission o SEC. Iba rin yung mga sinasabi ng mga abogado at opisyalis ng SMNI sa napakarami at ilang beses ng public hearing. Dahil dyan, gusto ng mga congressman si Kibuloy ang humarap at siyang magpaliwanag bakit niya sinasabing binitawan ang Kingdom of Jesus Christ at wala na siyang control and supervision dyan. Bakit, papaano, at kailan? Yun lang . Ayaw harapin. Bakit merong fake news na labag sa franchise law ang SMNI? Bakit nangyari? Tatanungin din siya, hindi rin siya dumarating. So, sapat na para po sa aking opinion at analysis ang oras na ibinigay. Halos 1 buwan o 3 linggo ang ibinigay ng Kongreso Committee on Franchise kay Kibuloy na humarap. Pero until now, hindi pa siya maharap. Hanggang Friday na lang ang kanyang pagkakataon sa unang hirit o hiling request pagmamakaawa ni Tupaso bilang abogado niya na pagbigyan pa ng ilang oras. Binigyan siya hanggang Friday. Pag hindi pa sumipot ito, kailangan ipakita na ng Kongreso ang kanilang authority. Gagalaw na po at tuloy yung contempt at warrant o pag-aresto. Gagamitin na ang pulis. Ang pulis na ang magagawa ng paraan para siya ay hulihin at dalhin sa Kongreso. Yan ang mangyayari after Friday. Sa Senado, ganun din. After 48 hours, sa Friday dyan, matatapos ang 48 hours, yun din ang susunod. Pag hindi, kapanipaniwala ang mga explanation kung bakit siya hindi a-attend ng public hearing. Kasi ho, ang nilalabag dito, yung batas at rules ng Kongreso at Senado, batas at rules ng Philippine Congress, dalawang kapulungan na ito na binabaliwala. Sino ba si Kibuloy? Inyong mga dating presidente, dating executive secretary, dating mga Senate president, matataas na opisyalis at may-ari ng malaking korporasyon sa ating bansa, pag inimbitahan, in aid of legislation investigation, dumadalo bilang respeto sa kapangyarihan ng Senado at rules ng Kongreso. Yun ang kailangan. Eh bakit naman si Kibuloy binabaliwala niya? Hindi naman siya, no one is above the law. Hindi naman siya above the law. Siya ay tao rin lang na Pilipino. Siya lang naman nagsasabing siya ay appointed siyan. Pero sabi nga ng mga congressman, kahit appointed siyan, may batas, dapat sumunod ka. Yun ang kailangan. So, kaya ko ito tinatalakay kasi po ngayon, lalo na yung natapos na 1 linggong rally niya sa Liwasang Bonifacio, kahit kakaunti naman sila ron, wala naman silang malaking manpower talaga. Paulit-ulit na lang yung sinasabing inaapi, justice for Kibuloy. Anong justice? Justice for victim. Yun ang dapat isigaw. Si Kibuloy, hindi biktima. Siya yung akusado. Baliktad kasi.
ayan ang kanilang ginagawa. At sinasabing hinaharas, ginigipit, hindi kayo hinaharas. Kung kayo'y sumunod from day one, humarap sa mga hearing, rumespeto sa batas at rules ng Philippine Congress, buong keng Congress at Senate, walang problema. Tapos na siguro ang iso niya. Eh pero lumabas na ho sa hearing sa Kongreso eh. Abogado pala ninyo. Ni Kibuloy eh, nagsasabing huwag ka umatin dyan. Kasi may ruling ang Supreme Court, hindi naman kailangan. O yan. Eh hindi naman ho kinilala ng Kongreso yan. Matagal ko nang sinabi, ang kapangyarihan ng Kongreso at Senado in aid of legislation investigation, walang pwedeng makapigil yan. Hindi yan kayang pigilan ng Korte Suprema. Dahil naaayon sa kapangyarihan ng Congress, ng Philippine Congress, ang in aid of legislation investigation. Kung hindi nyo naiintindihan yan, ayan. Kaya kayo walang respeto sa mga batas. Kaya kayo ngayon may problema. Ako hindi ako nagkulang dahil hanggang ngayon, inuulit ko, tinuturing ko pa rin kaibigan si Apollo Kibuloy. Marami akong advice na ginawa dito sa aking social media, pero hanggang dito lang. Kung hindi niya napakinggan, o edi, hindi ko nakasalanan yon. Kung pinakinggan niya, pero hindi niya inintindi yung advice natin na sumunod sa proseso, hindi sana siya magkakaroon ng problema. Eh, sinunod niya yung mga nakapaligid sa kanya. Nasabi ko nga, baka may mga interest din. O, di nihulog ka. Ngayon, laki na ng problema mo. Sunod-sunod na yan, sanga-sanga yan. Pag hindi mo pa sinunod yung mga deadline-deadline na yan, ay magkakasangang warrant of arrest from Congress, from Senate. So, pagkatapos yung korte, maglalabas din ng warrant of arrest dahil nag-utos na ang DOJ tungkol sa kaso. Mabigat yung mga kaso yun. Lalo na yung qualified trafficking. Non-bailable yan. Kulong ka talaga dyan. Eh dito lang sa Congress, Senado, alam nyo ang Senado, ang Kongreso, may record dyan. Hindi ko alam kung anong Congress yun, anong public order. Ang chairman doon ay si Roy Leogoles, kaibigan pa ni Kibula yan. Alam ba si Attorney, parehong wala na yan, si Goles saka si Attorney Oliver Lozano, kinontemp yan ang Committee on Public Order ni Goles nung araw. Pinakulong, alam nyo kung saan pinakulong? Hindi sa Congress, hindi sa City Jail, doon sa Muntinlupa. Merong power. Pwedeng gawin yan ng Kongreso. Ebe, mababait pa nga ang mga congressman ngayon eh. Hindi yata naiisip yun. Pero nagawa na ng Kongreso yan. Tingnan nyo sa record ng Committee on Public Order. Nung panahon si Goles pa dyan ang chairman. Si ano ang pinakulong niya sa Muntinlupa. Sipin mo. O gusto ba ni Kibuloy na si makulong sa Muntinlupa? Ay delikado yun. O mabuti nga kung contempt kayo, dito lang kayo ilagay sa air-conditioned kwarto ng Congress o kaya air-conditioned kwarto ng Senate. O diba? Eh kung ipatapong ka sa Muntinlupa o kaya sa City Jail. Kasi ang contempt, guilty sa kanila. Yan ang authority. Huwag niyong babaliin yan. Ha? Huwag niyong sabihin hindi husgado ang ating Senado at Kongreso. Totoo yun. Pero yung authority nila, walang pwedeng pumigil dyan. Kung pipigilan naman yan ng Korte Suprema, may limit. Pero makukulong pa rin. Pag nakulong ka na isang linggo, ilang araw, pwede kang umapila sa Supreme Court yan. Pwede kang makalabas. Pero nakulong ka pa rin. O, hihintayin pa ba niyo yun? Kaya walang sisihan. Kayo-kayo rin. Ang nagpalaki ng istoryang ito, kaya kayo rin ang namumblema ngayon. Okay, so mga kaabayan ko, dagdagan ko lang po yung sinabi po ni Mike Abe. Kasi nga, di ba, 48 hours po yung ano yung ibinigay po dito na palugit kay Kibuloy para sumagot doon sa show cause order. So probably, kasi nga ngayon ay Friday, last day niya mga kaabayan. So kapag hindi pa rin siya dito, sasagot po doon sa show cause order, bukas, kakalad ka rin na po itong si Kibuloy mga kaabayan. So nakita ko rin po doon kanina sa balita na ipinakita na po ng taga-senado, ng taga-kamara, yung detention order mga kaabayan, yung ano yung kung saan po ikukulong itong si Kibuloy. Ipinakita doon na maganda naman pala yung lugar mga kaabayan. Aircon, may magandang higaan doon si Kibuloy. Katulad po doon sa ano sa detention center kung saan dinala po si Kay Eric at saka doon si Lorraine Badoy mga kaabayan. Nasabi nila, pangit daw ang kanilang ano ang kanilang kulungan doon. Hindi naman pangit eh. Ipinakita doon ng ano ng ABS-CBN, napunta doon yung mga reporters, gintor sila doon sa lugar po kung saan dadalhin or ikukulong po itong si Kibuloy mga kaabayan, okay? So anyways, good luck na lang kay Kibuloy. Mga kaabayan ko, any comments or suggestions or reactions, please comment down below, okay? At saka yan po ibabasahin po ni Sir Ivan. So anyways, yan po din mga nakakalap na mga balitang yung araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer.
Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, lagi mo kaming tinutulungan at sinusuportahan, at tunay kaming nagpapasalamat para doon. Panginoon, kung kami ay hahayaan lamang na maglakbay sa buhay ng mag-isa, kami ay mabibigo. Kailangan namin ang iyong presensya sa aming buhay at ang iyong patnubay. Panginoon, kapag nahaharap sa mga hamon, naguguluhan kami at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Noong una, naisip namin na kakayanin namin ang lahat ng mag-isa. Sinusubukang maghanap ng mga solusyon ng mag-isa. Gayunpaman, napagtanto namin na kung wala ka, ang buhay ay walang kakayahan, walang kahit sinong maaaring asahan at walang direksyon. Kaya, Panginoon, isunusuko namin sa iyo ang lahat ng bagay sa aming buhay, kasama ang lahat ng alalahanin at problema. Panginoon, kailangan namin ang iyong mga pagpapala at pagtitiwala kami na ikaw ay tutugon sa lahat ng aming mga panalangin at pangangailangan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.